okay, ready lang po muna natin yung pagbababara natin ng manok. Kailangan lang po muna natin ng patis, ng calamansi juice, at ng konting paminta. Tapos, hahaluin lang po natin siya mabuti. Pagka nahalo nyo na po, ilalagay na rin po agad natin yung mga manok. Yan, pag nalagay nyo na po lahat, dahan-dahan nyo pong ikutin yung manok dun sa patis. Yan, parang sinasaw-saw nyo po. Tapos, ibababad lang po natin yung kalahating side ng manok. Hayaan lang po muna natin siya for 15 minutes. After 15 minutes po, uulitin lang po natin yung ginawa natin kanina. Or kahit simpleng baliktarin nyo na lang yung manok. O discarte nyo na po, kayo na bahala. Basta tandaan nyo lang po, yung kabilang side naman yung ibababad natin. Yan, habang nakamarinate po yung manok natin, ire-ready lang natin itong breading natin. Gagamit lang po tayo ng harina, tapos dalawang pack po ng breading mix yung gagamitin natin. Yung isa po, original flavor, tapos yung isa, spicy flavor. Pero wag po kayong mag-alala, hindi po siya aanghang. Saktong-sakto lang po yung combination nito. Ito po palang breading mix na ginawa natin para po sa 2 kilong manok to. Yan, pag nalagay na po natin lahat, imimix lang po natin siya mabuti. Tapos pwede na po natin ilagay yung manok na marinate natin kanina. Basta bago nyo po ilagay dito yung manok, ipagpag nyo pong mabuti. Saka tatandaan nyo 30 minutes lang po. Kasi pag nasobrahan po ng babad sa patis mixture natin, baka sobrang umalat naman po yung manok. Maganda po yung sakto lang. Okay, dito naman po tayo sa paglalagay ng breading mix sa manok natin. Yan, palibutan lang po natin mabuti ng breading mix. Pati po yung loob po ng balat, iangat nyo. Lagyan nyo din po, yan, katulad po nyan. Oh. Tapos itaktak nyo lang po saglit pagka nilagyan nyo yung loob kasi yung iba namumuo dun sa loob eh. Tapos ibaba nyo na ulit yung balat, lagyan nyo naman ulit yung labas ng balat. Okay, tapos after po nun, pwede na natin ilagay dun sa mainit na mantika. Yan. Dahan-dahan lang po natin ilagay, isa-isa. Kaya ginagawa ko po, naglalagay na ako ng breading mix sa 3 manok or 4 para sabay-sabay sila ng luto. Mas madali tansyahin yung apoy. Ngayon, pag nakita nyo pong golden brown na yung kabilang side, ibabaliktarin lang po natin yan. Katulad po, ganyan. Medium heat lang po pala yung gamit natin dito ha. Basta wag nyo lang pong sosobrahan sa lakas ng apoy. Kasi baka naman po maluto agad yung labas, tapos yung loob hilaw naman po. Yan, pagka golden brown na po lahat ng side, pwede na po natin hanguin. Saka makikita nyo po na crispy na talaga yung balat nya, nakaangat na po talaga. Madali lang po lutuin, di ba po? Basta tututukan nyo lang po ng mabuti habang niluluto. Saka dapat po bagong mantika yung gamitin nyo para sure na mag golden brown siya. Katulad po nito. Saka makita nyo po yung mga balat, nakaangat pa. Sure na crispy po yan. Kaya try nyo na rin po ito sa bahay nyo. Basta meron po kayong manok, yun syempre. Tapos harina, breading mix, saka kahit patis, lang po, paminta, yung pwede na kung ayaw nyo po ng kalamansi. Yung iba po kasi ayaw na may nalalasa na kahit konting asin dun sa fried chicken nila. Parang feeling nila iba, yun. So, ito na po, luto na lahat ng fried chicken natin. Kaya tara po, kain tayo!